Okay. Magandang umaga sa inyo, class. Ako nga pala si Teacher Sumacuelo Salia. Ako ang inyong magiging giya sa araw na ito sa pagtuturo ng kasaysayan ng daigdig aralan panlipunan ng tatlong baitan. Ito naman ay yung tinatawag na mga imahinaryong buhit ng klima. Okay. Ano ba ito? Alam mo na one, ito, panoorin niyo yung video na aking ipinus. Yeah. The Earth to make one complete rotation around its axis. 24 hours or one day. Yeah. Kapag ikot niya na gano'n, tapos bumalik siya sa dati niyang posisyon, ito ang tinatawag na isang araw o isang rotation ng Earth sa kanyang axis. If we look at the same image of the globe, but from the top, looking down the axis from the North Pole, we see the Earth is rotating counterclockwise around the North Pole. Okay, so yung pag-ikot niya, ay parating nasa axis na sinasabing sa North Pole, yung pinakaano ng kanyang rotation. If we look more carefully at this axis of rotation, we see that it is tilted relative to Earth's orbit around the Sun. Instead of being perpendicular, it's tilted 23.5 degrees. Okay, hindi siya harapan ha, na nakaharap sa Sun. Nakatilted siya ng konti. At yung tilt, yung degree ng kanyang pag-tilted is 23.5 degree. So, ganyan ang itsura yung kanyang tiltation sa sun. Okay, anong mahalaga ba ang tiltation na yan? At tingnan nyo ito. How long does it take the Earth to make one complete orbit around the Sun? 365. Yeah, 365 days ang pag-orbit, ng ang tawag din is revolution. Sa isang revolution ng Earth sa Sun ay 365 days yun na binubuo ng isang taon, 1 year. So, ibig sabihin, pag December 25, tapos bumalik uli sa December 25, isang buong taon na umikot yung Earth sa Sun. Okay? So, kung bibilangin yon yung pagkanyang revolution sa Sun, araw-araw, kung bibilangin, 365 days na bago siya makabalik dun sa dati niyang posisyon. Days or 1 year. During Earth's orbit around the Sun, it follows a nearly circular path, but with a small elliptical eccentricity. The Sun is not in the center of the ellipse, but one of the focal points. Yan, hindi siya eksaktong-eksakto, no? Yung pag-ikot niya, hindi rin eksaktong-eksaktong nasa gitna yung Sun. Okay? So, minsan may malapit na minsan malapit siya sa Sun, minsan naman malayo. Pag malapit siya sa Sun, ang tawag yan, perihelio. Nagaganap yan tuwing Genoa. Pag malayo naman siya sa Sun, ang tawag yan, aphelio. Nagaganap yan every July. Okay? Bottom line, the Earth is a little closer to the Sun every January and a little further away every July. Does that cause us to have seasons? Let's think about it. We'd expect the planet to be a bit warmer overall when we're closer to the Sun. When does that happen? January. Is that our warmest season in the Northern Hemisphere? No. So the seasons must result from something entirely different. Let's return to the tilted axis of the Earth. As the Earth orbits the Sun, it goes through 365 daily rotations.
while the axis maintains its tilt. Yung may malaking kaugnayan ang revolution ng Earth sa Sun doon sa nagaganap na klima sa ating daigdig. Ano ba paliwanag ko dito? On the June 22nd solstice, the tilt causes the North Pole to face towards the Sun while the South Pole faces away. When the Earth's orbit takes it all the way around to the December 22nd solstice, the North Pole is now tilted away from the Sun and the South Pole towards. This tilt explains why the North Pole experiences winter in January, while the South Pole is experiencing the opposite season, summer. The North Pole is facing away from the Sun and gets less overall sunlight. The South Pole is facing towards the Sun and gets more. To understand this more fully, let's look more closely at how the Sun's rays hit the Earth. First, notice that halfway in between July and January, during the September 23rd equinox, the tilt causes neither pole to face away or towards the Sun. As the Earth rotates every 24 hours, each area of Earth's surface will receive 12 hours in view of the Sun and 12 hours out of sight of the Sun. 12 hours of day, 12 hours of night. Okay. So, hindi ko tatapusin natin ito kasi medyo mahaba yung video, pero pinaliwanag dito na yung bawat rotation, bawat revolution ng Earth ay nagkukos ng pagbabago ng klima sa ating daigdig. Hindi nyo maibig kasi sinasabi ko, ha? Bawat posisyon niya, kada buwan, ay pagbabago yung ating daigdig. Sample, yung mga equinox. Dalawang beses na gaganap ito every September 23 at saka March 20. Ano ba yung equinox? Pag sinabi equinox, equal yung gabi at saka yung araw. Bakit equal? Kasi sa position ng Earth sa Sun, nakatapat direkta siya. Direkta sa Sun. Okay? So, dahil nakatapat siya ng direkta sa Sun, saktong-sakto yung tama, yung sun ray ng Sun dun sa Earth na eksaktong pantay yung oras sa gabi at saka pantay yung oras sa umaga. Okay? So ang tawag doon is equinox. Dalawang beses itong nangyayari every September 23 at saka every March 3. So kung direkta siyang nakaharap sa araw, anong ibig sabihin mo? So ang klima pagpanahon ng March 22 equinox ay siyempre maiinit. Pero din sa September 23 equinox. Okay? So, nakakaranas sila ng direktang tama ng araw sa panahon. Okay? Yung Earth pala. Okay. So, hindi ko na itutuloy yung... Hindi na natin tatapusin ang video kasi ito'y kakalakayin naman sa science. Okay? At mahaba pa yung aking topic. Okay. Next slide. Ano bang klima? Ang klima ay tumutukoy sa kalagayan o kondisyon ng atmosphere sa isang region o sa isang lugar sa mahabang panahon. Okay, dapat maintindihan niyo, no? Karamihan kasi sa mga tao, hindi naunawaan kung anong klima at saka kung anong panahon. Madalas nila napag-iisa yung dalawang panahon. Ano ba yung panahon? Ano ba yung klima? Simple lang. Pag sinabing klima, ito yung kalagayan o kondisyon ng atmosphere sa isang lugar o sa isang region na tumatagal sa mahabang panahon. Habang, pag sinabing panahon naman, ito ay yung kalagayan lamang o kondisyon ng atmosfera sa isang particular na lugar. And, nagbabago agad yun. Hindi yun mahabang panahon. Example, sa Quezon City, maulan. Sa Marikina, hindi. Ang tawag doon, panahon. Example, nagre-report si
si Mike Hendrickes, sabi niya, mga kababayan, grabe ang pag-ulan ngayon sa may Visayas region, ano? You know, so ano yun, klima ba yun o panahon? Diba panahon? Kasi particular na lugar na ang tinatanong. Yung kalagayan ng atmosphere sa particular na lugar ang tinatanong. Pero kung sasabihin ni Mike Enriquez ang ganito, mga kababayan, naku, panahon na naman ng taglamig ngayong Disyembre. No, bago dumating ang Christmas, sasabihin ni Mike Enriquez, ano yung tinutukoy niya? Klima pa naman. Hindi ba klima? Bakit? Sapagkat yung kalagayan ng atmosphere tuwing Disyembre hanggang January ay hanggang February actually ay napakalamig na panahon. Napakalamig na kalagayan sa mahabang panahon yan. Ha? Mahaba na yan from December. Actually, nagsisimula yung September dati. September hanggang February, napakalamig ng panahon dito sa Pilipinas. Dati lang to pag dito. Tanda niya yung class. So, may consider niya na klima sapagkat mahaba yung panahon na tinatalakay. Diba? So, ganun ang pagkakaiba niya. Pagka sinabing klima, matagal na panahon, mahabang panahon, na ganun ang kalagayan, no? Ganun ang kondisyon ng atmosfera. Pero kapag mabilis lang at naganap lang doon sa isang lugar, ay hindi klima yun. Ang tawag doon, panahon. So, tatanoyin mo, ano yung panahon sa may Maynila ngayon? Ay nako, ang init dito, sir. Ang init, grabe ang araw, sikat ng araw. Wala man lang kaulap-ulap. Doon lang, sa particular na lugar lang yun. O, sagot naman ng kausap. Nako, dito sa Quezon City, napakalamig. Kanina pa umuulan. Ano ba yung mga degree-degree na yan? So, mahalaga yan sapagkat dito natin natutukoy yung mga klima. Mamaya tatalakay natin. Ayan ah, tapos na pala. So, ano ba yung kahalagahan ng mga degree na yan? Okay. Dito, natutukoy yung kalagayan ng klima sa isang lugar. Example, yung Tropic of Cancer, 23.5 degree north, no? Sa north ng equator. Yung bahagi niya, yung bahagi niya ay direktang sinisikatan ng araw. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, lahat ng mga lugar, lahat ng mga lupain na nandiyan sa degree na yan, Diyos ko, napakainit ng lugar na yun. Tandaan niya yung kasi. Napakainit sapagkat direct ang tinatamaan ng araw. Okay? So, ang tawag sa lugar na yan sa pagitan ng 0 degree equator at saka 23.5 north ng equator, ang tawag dyan is Tropic of Cancer. Okay? Kung nababasahin yung definition, ha, pinaliwanag ko na lang sa iyo kung sa inyo kung saan diyan sa lugar ng Earth makikita yung Tropic of Cancer. Ano naman yung Tropic of Capricorn? Ang Tropic of Capricorn naman ay yung pagitan ng equator, nung 0 degree equator at saka nung 23.5 degree south ng equator. So yung lugar na yan na tinuturo ko, ito yung tinatawag na Tropic of Cancer. So ano ba ang kalagayan ng mga
lugar de subtropical of cancer. Directory sinisikatan ng araw ang lugar na yan. Kaya expect mo rin na napakainit din ng mga lugar na yan sa Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn. Okay? Tropic of Capricorn hanggang 65.5 degrees south ng equator. Dito naman matatagpuan yung tinatawag na Arctic Circle. Asan yung paliwanag ng Arctic Circle? Babalikan natin ito kasi. Pero yung lugar na yan ay malamig na. Ano bakit? Sapagkat medyo hindi na natatamaan ng araw. Okay? Kumbaga, ano na siya, medyo yung dampi ng araw ay hindi na gaano kainitan. Hindi siya direct lang kasi tinatamaan. Ang tawag dyan is ang Antarctic Circle. Tapos yung pinakadulong bahagi ng mundo sa south ng equator, yung tinatawag na 90 degrees south, ito naman ay tinatawag na South Pole. Ito malamig na yung mga bahagi ng lahat ng polarities at ng mga polarities. Dalawa lang naman yung North Pole at saka yung South Pole. Sa 90 degrees yan. So, ibig sabihin niya, malamig na yung lugar niya sapagkat yung dampi ng araw ay hindi na direct at tumatama. Tumatama pa rin pero hindi na ganun ka-direct na. So, malamig na yung lugar. Ganun din sa kabila. Arctic Circle ng 65 degrees north ng equator, malamig na rin. Mas lalo pa yung 90 degrees north ng equator na pinatapos. Kaya yung mga lugar na yan, mayelo. Mayelo yung lugar na yan. So, isa rin sa napakahalagang pag-aaral ng geografiya ay yung pag-aaral sa mga imaginaryong guhit. Hinati-hati ng mga geografo ang ating, kasi kung pag-aaralan mo yung buong mundo, napakalaki, di ba? So nag-isip sila ng device para mapag-aralan ito gamit ang mga imaginaryong guhit. So na-invento ngayon yung tinatawag ng mga meridians, yung longitude, yung international dateline, yung latitude at saka yung mga parallel so ano ba yung mga yan, mga imaginaryong guhit, imaginary line. Ibig sabihin hindi talaga siya nakikita sa Earth pero imaginary lang siya sa isip lang natin. So ganyan ang itsura niya sa picture. Example, ito yung Earth. May mga guhit siya mula sa north, pababa, sa south. Bumpalibot yan. Diba? So, yun yung mahigit, bumpalibot. Tapos, may mga guhit din siya mula sa silangan, papuntang kanluran. And bumpalibot siya ng Earth. Pababa. So, ang tawag dyan ay mga meridians. Yung buhit na yan ay tawag ay mga meridians at saka mga paralelepipeds. Ngayon, ano naman yung longitude at saka yung latitude? Define natin. Medyo mahirap intindihin ka sa kasi napaka-technical nung paliwanag ng definition pala nung longitude dito at saka latitude. Okay. Ano bang longitude? Ang distansyang angular na nasa pagitan ng dalawang meridian patungo sa kanluran ng prime meridian. Uy, medyo mahirap, di ba? So, ito yung meridian. Ayan.
great night din. Ay, sorry. Okay? Aka, buong palibot siya naman. Okay, yung distansyang angular daw sa pagitan ng dalawang meridian. Mula dito hanggang dito. Mula dito hanggang dito. Yan yung distansya na yan sa pagitan ng dalawang meridian. Ang tawag dyan is longitude. Okay? Ito rin ang bilog o great circle na tumatahak mula sa North Pole patungong South Pole. Tingnan nyo maigi. Mula dito sa North Pole, papunta sa South Pole yan. Tapos sa likod po eh, babalik mula sa South Pole papunta ang North Pole. So, yung distansyang yan sa pagitan ng dalawang meridian, ayan yung longitude. Okay. Ano naman ang meridian, great meridian? Ang prime meridian na nasa Greenwich, England ay tinatalaga bilang 0 degree longitude. Ito 'yon. Yung guhit mula sa North Pole papunta sa South Pole, yung guhit na diretsong 'yan ay tinatawag na prime meridian. Okay. So, sa likod niyan ay tinatawag naman na International Dateline. Hindi nyo maiga ito ha. So, yung guhit na yan ay mula North Pole hanggang South Pole. Pero, ang prime meridian ay matutuklasan lamang sa Greenwich, England. Yung guhit na yan. Ito yung Greenwich, England. Eh. Yung guhit na yan, imaginary line na yan, na mula dun sa Greenwich, England, papunta sa North Pole, at saka papunta sa South Pole. Ayan yung imaginary line na kung tawag na prime meridian. Yung likod niyan ay tinatawag naman na International Dateline. So, hinati niya yung mundo. Diba? Sa dalawang bahagi. Yung east at saka yung west. Okay, kung naintindihan yung sinasabi ni Sir, yung 100 degrees longitude mula sa prime meridian, pakanlura naman o pasilangan, ang tinatawag na international baseline. Simple natin yung paliwanag. Yung nasa likod ng prime meridian, ayun yung international baseline. Yan yung buhit na yan. So, matatagpuan yan sa kalagitnaan ng Pacific Ocean. Nagbabago ang pagtatakda ng PET sa alinsunod sa pagtawid sa linyang ito, kasilangan o pakanlura. Ganun yung kahalagahan. Bakit ginan niya nila yung international dateline na yan? Ang international dateline ang siyang batayan kung kailan nagsisimula ang isang araw. Sa madaling salita, kung galing ka dito sa silangan, tapos papunta ka sa kanlura, yan ha, tingnan nyo yung mouse ko. Galing ka sa silangan, sakay ka ng eroplano, tapos papunta ka sa kanlura, magbabago yung date pagdaan mo dyan. Example, Wednesday, September 20. Huh? September 20. Yung date dito sa silangan, tapos pagtawid mo dyan sa international dateline, magiging October 1 na. Bakit ganun? Kasi ito ang batayan ng pagbabago ng PETSA ng isang araw. Okay? So, pag dumaan dyan, yung sikat ng araw, ibig sabihin, another day na uli. Okay? Yan, again, ha? September 30, dito sa silangan, pagtawid mo dyan, October 1 na.
sa iyan ang batayan ng pagbabago ng pensa ng okay, sa international baseline. Ano naman ang latitude? Ang latitude naman ang distansyang angula sa pagitan ng dalawang paralel patungo sa hilaga o sa timog ng equator. Nakikita niyo dyan yung mga guhit-guhit na yan mula sa hilaga papunta sa timog, ang tawag dyan ay mga parallel lines. Dito naman, ang pagitan nito ay tinatawag na latitude. Okay? So, tinatawag na latitude ang distansyang angular sa pagitan ng dalawang paralel patungo sa hilaga na mula hilaga papuntang timog, no, ng equator. Tinatawag na latitude ang distansyang angular sa pagitan ng dalawang paralel patungo sa hilaga o timog ng equator. So ito yung mga buwit na yan ay tinatawag na mga parallel lines kasama na yung equator. Ang equator, ito yung pinakagitna ng Earth. Parallel line din siya, pero tinatawag siya equator sapagkat ito ang pinaka zero degree. Okay, so pagbibilang ka dito, mula dito papunta sa North Pole, yung mga degree na yan, mga guhit na yan, ay tinatawag na mga parallel lines. At yung pagitan ng mga guhit na yan, yun yung mga degree, no, sa pagitan ng mga guhit na yan, yun yung tinatawag na latitude. Ano naman tong hemisphere? So hinati naman ng mga geographer yung mundo sa mga hemisphere para madaling paliwanag. Madaling tawag dyan, ma-identify. So, pag sinabing hemisphere, hating globo o hati, kalahati ng globo. So, may kita niyo dyan, hinati ang globo sa dalawang bahagi. Yung maitim na bahagi ng north, tsaka yung maitim na bahagi ng south, tapos yung maitim na bahagi ng east, tapos maputing bahagi ng west. Okay? Yung kalahati, ano, yung maitim na bahagi ng north, kasi kalahati ng mundo sa north, ang tawag dyan is northern hemisphere o hilagang hating globo. Yung nasa south naman ng bahaging ito ng earth, yung puting bahagi, ito naman ay tinatawag na southern hemisphere o timog hating globo. Okay? Ang naghahati dyan ay yung equator. Ito yung gitna, yung pinakagitnang yan, yan yung equator. Next, hinati rin sa mga hemisphere ang kanluran at saka yung silangan. Okay. Yung kanlurang bahagi, ito yung puti. Yung kanlurang bahagi ng Earth ay tinatawag na Western Hemisphere. Sa Tagalog, kanlurang ating globo. Yung sa silangang bahagi naman ng ating Earth ay tinawag namang Eastern Hemisphere o silangang ating globo. Ang humahati naman dyan ay yung prime meridian. Ito yung pinakagitna. Okay? Tapos yung sa likod niya ay yung international dateline. Pinakagitna is yung prime meridian.